sa ating lahat. So, gagawa tayo ng quiz gamit ang ating Facebook account kung paano umpisahan natin. So, mag-login sa inyong personal na FB account. Nakalagin na ako. Kung mapapansin nyo, ang gamit ko ngayon ay ang bagong design ng Facebook 2020. Ipapakita ko sa inyo yung classic design. So, ito po. So, dito po tayo sa may new design ng Facebook. So, umpisahan natin. So, tingnan po natin yung plus sign na nandito. Pindutin po natin, left click. At hanapin po natin ang group. Ayan. So, choices, group. Ayan, may nag-pop up para sagutan natin. So, mapapansin nyo yung create ay hindi pa activated. So, group name, subject. Subject, year, section. Ayan. Filipino 8, mabait. Privacy, public natin. Yung invite friends, mamaya na. Yung upload cover photo, mamaya na rin. Maaari din yun. So, click na natin. Create. Medyo, yan. So, okay na po. Nagawa na po yung ating Facebook group. So, pero hindi pa yan. May gagawin pa tayo. Okay. So, kung mapapansin nyo, itong tabs na ito about discussion members events, apat. Mamaya may maidadagdag yan. Yun yung pinaka-essential para makagawa tayo ng quiz. So, kung paano, gawin natin. Okay. Dito sa admin tools, explore nyo na lang yung member request, automatic member approval, kung pag-join ba niya, approve na kaagad, or yung admin lang yung mag-approve, pwede yung lagyan mo ng membership questions, ayan, yung pending post ng mga members. So, group rules, pwede rin, keyword alerts. So, dito po tayo sa may, explore nyo na lang po yan. Okay po? So, dito po tayo sa may settings. Click po natin yung settings. Ayan, sasagot po tayo ulit. Pindot lang tong mga pencil icon, name and description. Doon na po yung pangalan natin, Filipino 8 mabait. Description, bahala na po kayo. Pwedeng ilagay nyo quizzes, updates, announcements, etc. Naka-public po tayo, kaya visible, location, pwede nyo rin lagyan. Yung web address po, kung nandito po, kung gusto nyo i-customize, halimbawa, ang ilagay nyo, Filipino 8 mabait, okay lang po. Nasa sa inyo po yan. Group color, white. Yung badges po. I-remain na natin ganyan. Dito po tayo, napaka-essential po nito. Yung part na ito. Yung add extra pictures. I-click po natin. Yung front general, gagawin po natin social learning. So, click po natin, activate, and then save. Huwag pong kalimutan i-save. Ayan. So, again, from general to social group. Okay. Who can join the group? Estudyante ba? Yung page, Facebook page ba? Ayun po. Who can approve member request? Yung admin ba? O pati members? Kung kayo po ay teacher, much better na yung admin lang po o yung teacher lang po. Para masala niya kung sino lang yung nandun sa kanyang Facebook social group. Who is pre-approved to join? Okay. Manage discussion, kung sino ang pwedeng mag-post lang, yung teacher lang ba o pati members. Nasa sa inyo po yan. So, advanced settings, link pages, gusto mo bang i-link, recommend the groups, okay na yan. So, go to go na po tayo. Okay, kung mapapansin mo, apat lang yung tabs dito. Okay, so F5 natin. Okay, refresh natin. Tingnan natin kung may maidadag. Ayan. So, kung mapansin mo, kanina, apat lang, wala po yung units. So, ito po yung pinaka-importante para tayo makagawa ng quiz dito sa ating Facebook social group. Paano? Ganito po. Click lang po natin yung units. Ayan. May magpa-pop up po na ganito. So, let's click create a unit.
Yan. So yung title po, halimbawa, Filipino 8, Module 1, Quarter 1, Unang Linggo, anong ba? Alamat. Alamat. Okay. Description, optional, bahala na po kayo. Save po natin. Yan. Medyo maba. Yan. So, ganito po ang lalabas. Susunod na lalabas. So, ang gawin lang po natin, create quiz. Yan. Pwede na tayong mag-umpisang gumawa ng ating quiz. Quiz title, Filipino, sabi nating alamat, or pagsasanay 1. Ayan. Mapapansin nyo, mayroon pang 58 na letra o numerong available. So, kayang-kaya na rin yan sa paggawa natin ng quiz title, hindi naman ganun kahaba. Passing score, ang gusto ko 100 kasi matatalino yung mga estudyante. Okay. For the sake ng video na ito, dalawa lang ang ating gagawing questions. Halimbawa, question number 1. Sino ang ating pambansang... sino ang ama ng pambansang wika? Sino ang ama ng pambansang... sang wika? Question po. Sino ang ama ng pambansang wika? So, gagawa na po tayo ng choices. Manuel Villar. Ayan. Second choice, Manuel Luis Quezon. Ayan. And dadalawa po yan. So, kung gusto natin na tatlo, apat, pindutin lang po itong add answer. Okay? Kung gusto nyo namang purahin, pinito pong trash bin. Yun nga lang po, talagang ang tanong mo lang dito ay multiple choice. Okay? So, Manuel Luisito. Ayan. Para panggulo. Isa pa. Manuel Luis Quezon. Ayun. Guluhin pa natin. Okay. So, huwag mong kalimutan i-check yung circle dito, medyo gray, yung tamang sagot. Okay. Para sa ganun, pag take niya ng exam, kung mali niya, maririnig niya kung ano yung tamang sagot. Click po natin. Okay. Ngayon, so, dito sa may baba ng add answer, sa may explanation optional, bahala na po kayo. Kung gusto niyo pong ilagay yung explain bakit yung sagot, ilagay po nyo. Pero para sa akin, mas maganda sana para ma-review ng estudyante. Isa pa pong question. Add question. Ayan. Kanina po, question number 1. Question number 2. Okay. So, question number 2. Ano po yung itatanong natin? Pilipino. Ano sa English ang alamat? Ito po tayo. Novel. Ayan. Novel. Second option, poem. Third, legend. Fourth naman, novel, poem, legend. Sabihin na natin song. So, alin pang sagot? Legend. Okay? So, kapag natapos mo na yung questions mo, 1 to 15, 1 to 20, click mo na yung done. Okay. Kung tatanungin niyo ako kung pwedeng balikan ba na i-edit, pwede. So, nag-try po ako ng 1 to 100 yung ginawa kong questions. Pwede pa naman siya. So, napakalaking tulong po, lalo na sa mga teacher. So, click done. Okay. So, ayan. Andito na po. Okay na po yung ating
quiz. Ititik na po ng mga estudyante. Okay. So, since wala tayong estudyante, wala pa tayong estudyante, since wala pa tayong estudyante, nandito po sa units yung ginawa natin. Since wala pa tayong estudyante, kailangan mag-add tayo. Okay, so paano po? Click po natin yung ito po. Yan. Invite. So, halimbawa yung estudyante na pangalan niya, Kakarol. So, ayan. Yan. Click po natin siya. Invite po natin. Okay. Yan. Na-invite na po siya. So, mag-open po ako. Tatanggapin ko po yung invitation sa aking notification. Click ko lang po. Yan. So, my choice yung bata o yung in-invite mo kung decline or join group. Since ne, sinabihan mo siya na gagawa ka ng FB social group, so, alam na niya na siya ay i-add mo. So, join group. Ayan. So, kapag nag-join na siya sa group, makikita niya na yung ginawa mong quiz. So, magtitik na siya. Nandito na. Nandito na yung ginawa mong FB social group na admin. Ayan. At ito naman yung ayan. Facebook nung estudyante. Okay? So, ang gagawin na niya, take quiz. Pindot lang niya. Okay. So, sasagot na yung bata. Sino ang ama ng pambansang wika? Manuel. Ito ang pinili niya. Ayan. Next. Ano sa Ingles ang alamat? Legend. So, submit. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ayan. Kine-check niya yung kanyang sagot. Okay. So, may artificial intelligence siya. May AI. Okay. So, ito na. Sinasabi niya na try again. You need to score at least 100% to pass this quiz. Retake it or review your answers. So, yung bata, pwede niyang i-review yung kanyang answer at kung ano yung mali niya. So, pwede niyang see answers. Click niya lang yon. Yun. So, yung score niya, 50%. Dahil ang ginawa ko doon sa quiz ko ay 100% dapat. So, since isa lang ang nakuha niya, 50%. So, ayan. Nakikita niya yung tamang sagot. So, magre-retake na siya ngayon. Ulitin niya. Sinong pambansang wika? Ayun. Next. Ano sa English? Yan. Submit. Yan. Okay. Oh, kita nyo. Kanina, yung try again niya, napalitan na ng congratulations dahil sa 100% na yung nakuha niya. Okay. So, ang tanong dito, paano malalaman ng author o yung gumawa kung sinong estudyante ang nag-take, kung ilan na yung score niya, or kung ilan yung score, sino-sino na yung mga estudyante, ilang attempts silang nag-take. So, kung titingnan mo dito sa so may dalawang dots, tatlong data yan, tatlong dots. Okay. Kung titingnan mo dito sa tatlong dots na yan, dots na iyan, kung titingnan mo yung tatlong dots na iyan, okay, iyan lang ang lumalabas na choices. Okay? Dumito tayo sa ayan, view ng gumawa o yung teacher. Okay. So, ganito. So, dito, pindutin natin yung tatlong dots. Okay? Edit unit. So, magkakaroon tayo ng ayan. So, bumalik tayo dito sa ginawa natin kanina. Pindutin ulit to. Ayan. So, bibigyan ka ng maraming choices sa kung paano mo gustong gawin. Hindi ba? Okay. So, ito ang pinaka-importante dito, yung download quiz results. Gawin natin. Ayan, nagda-download. At ibibigyan niya tayo ng Excel file. Okay?
Kung gusto mo ring i-edit yung wish mo, pindutin mo lang to. Kung gusto mong i-turn off commenting doon sa ginawa mo na walang makakapag-comment, pwede. Para hindi nila ipasa yung pinicture nila kung ilan yung nakuha nila. Diba? So, pwede yon. Pwede mo rin i-mark as announcement upang nasa pinto tab para mas madaling makita ng mga estudyante. Tingnan natin yung result. Open. Naglo-load. So, sana makatulong ito, lalo na ngayong new normal in education sa mga teacher. Alam naman natin na napakaraming ipiprint ng modules, diba? Ipoputokopy. So, naglo-load ang ating ayan. Hintay-hintay lang po. Para makita natin yung result ng exam. Hindi po ito makikita ng estudyante. Tayo lang po. Ano? Tayo lang na gumawa o kayo lang po na teacher. Ayan. So, makikita mo kung sino yung nag-take. Yung quest title, mayroon pa siyang question ID. Nandito na yung mga tanong. Mayroon pa siyang correct answers ID. And correct answer text. Ayan. Kita niya? So, yung ilang beses siya nag-attempt? Dalawa. Yung first attempt niya, 50% lang. Yung second attempt niya, 100%. So, ayan. Malaking tulong yan. So, next mo na. So, yun lang. So, kung gusto mong makita pa ng ibang mong estudyante, so, i-invite mo lang sila para sa ganun ay makasagot sila sa iyong quiz. Sana makatulong po ito sa new normal in education, lalo-lalo na sa mga teacher. Salamat po!